paano ka makapag-explain na legal yung ginagawa lahat ng congressman o ng SMNI? So ginagawa natin, para wala silang choice, gumagawa tayo ng position paper. Word for word, punto per punto, sinasabi natin lahat na po ng mga argument natin in favor of SMNI, yung mga depensa natin, sinasabi natin in document kasi nga, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magsalita. So, binigay natin yung position paper. Sabi nila, wala na, late na itong position paper. So sabi ko, kahit na late, sana basahin man lang ninyo bago kayo mag-decide. Yun lang ang pag-iusap ko eh. Bago kayo mag-decide, in the spirit of due process, in compliance with the due process clause of the Philippine Constitution, basahin nyo po yung position paper natin. Pinaguran po namin ng legal team yan. Basahin nyo man muna bago kayo mag-decide. Unfortunately, if you check the videos ng Congress, yung sa committee, after nila magbotohan, wala pang 5 minuto, may committee report na. Ang bilis. Ibig sabihin, prepared yung na. Mga hearing-hearing, boro-boro yun, pero may decision na pala. May decision na kasi after sila magbotohan, hindi pa nga tapos yung sabi ko, nagbotohan na sila. Sabi nila na yung position paper, basahin daw nila sa plenary. Unfortunately, walang nangyaring pagbabasa. Hindi nila binabasa yung position paper natin sa second reading. Sa even the third reading, hindi nila binabasa yan. Kasi doon pa lang sa committee hearing, after the putuhan, wala pang 5 minuto, may resolution na. Binabasa na nila ang resolution na they are recommending the suspension or the revocation of the franchise ng SMNI. So halata-halata, mapansin nyo man yan na at least binigyan man nila ng isang araw bago sila mag-issue ng committee report. But in this case, after botohan, wala pang 5 minuto, may resolution na. Klarong-klaro na may nagdikta sa kanila. Hindi sabihin ko sino, alam ng taong bayan yan. Basta, with respect sa mga congressman, may nagdikta. With respect sa MTC, klaro-klaro, per record, may resolution. Ang isang congressman, kasama pa natin dyan, kaibigan pa natin, gumagawa ng resolution, urging the NTC to suspend. Ibig sabihin, itong NTC naman, nadiktahan naman. Sinurrender nila ang kanilang quasi-judicial power sa mga congressman. Nag-base lang sila sa kanilang desisyon based sa mga sinasabi ng mga congressman. So, halata-halata na yung due process ng SMNI hindi talaga, na-violate talaga. Nakita naman natin sa NTC, sila ang huwes, sila ang fiscal, sila din ang executor. So, ngayon ko lang nakakita ng isang korte, isang quasi-judicial body, na sila lahat, sila pa ang complainant, sila ang fiscal, sila din ang huwes.